Tanghali pa lang, marami ng tao sa paligid ng San Agustin Parish sa Baliwag, Bulacan. Lahat inaabangan ang pagdating ng mga karosa, lula ng mga imahen na may kinalaman sa buhay at pagpapakasakit ni Hesukristo. Mula nang magsimula ang pandemya, ngayon lang muling nagprosesyon ang mga taga-Baliwag. Itinuturing din ito na isa sa pinakamahabang prosesyon sa bansa tuwing Semana Santa. Marami pong nanabik sa ganyang pagkakataon na naibalik yung prosesyon na okasyon na ganyan. Natutuwa pa rin kahit na dumating yung pandemya sa atin, kahit paano hindi niya tayo pinabayaan. Kabilang sa mga iprinosisyon ng mga karosa ng paglilinis ng templo, ang ikalawang pagharap kay Pilato, ang pagtangis ni Jesus sa Jerusalem at ang himala ng maraming huling isda. Inabangan din ang karosa ng paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig na animoy may gumagalaw na alon. Last 6 weeks po, talagang todo karo lang namin ang ginagawa namin. Kasi kinakailangan i-check lahat eh. 2 years kasi hindi umandar, so check namin gulong, tapos check namin lahat ng kahoy kung okay pa. 4 hanggang 5 kilometro ang ruta ng prosesyon, paraan ng prosesyon para sariwain ang mga sakripisyo at pagpapakasakit ni Hesukristo para sa kaligtasan ng tao. Manalangin po tayo na tayo pong lahat ay lumalim ang pananampalataya. At ang pananampalataya po nawa talaga natin ay maging tunay at buhay. Yung pananampalataya pong nagtutulak para sa atin na magmahalalo sa ating kapwa. Iba't ibang aktibidad rin ang sinasagawa ng iba't ibang grupo ngayong Semana Santa. Sa Biyernes Santo, magtatanghal ng live senakulo ang kabataan mula sa Hearts of Jesus and Mary Parish sa Valenzuela City. Interactive online pabasa naman ang isinagawa sa Novaliches, Quezon City, kung saan pwede lumahok sa pabasa sa pamamagitan ng social media.